ako ng ano ba tawag doon para mamanhid siya. Hi everyone! Kamusta kayo? Ako nga pala si Yolvee. And kung bago ka sa channel ko, welcome to my channel. At sana mag-subscribe ka. And my old subscriber, welcome back again. And thank you for watching this video. Ayun guys, so itong video na to is just parang chikahan lang or story time video about my mole removal experience. So actually guys, meron akong mole sa face ko or nunal na napakalaki. Kung makikita nyo guys, etong side na to, ayan. Meron pang natirang konti. Dito sa area na yan, meron akong malaking mole dyan. Eto. Dito sa side na to. Actually, meron pa siyang scar na konti. Kung titingnan mo up close yung face ko, meron pa rin makikitang scar sa kanya. So, yan guys, gusto ko lang i-share sa inyo yung experience ko. Baka merong gusto magpa-remove ng moles nila or birthmarks, alam nyo yun. Pag meron kasing something dito sa face natin, we feel like, di ba, parang hindi malinis yung mukha natin, parang nako-conscious tayo. The same is pag meron tayong, parang ganun din pag merong pimples, or di kaya kung ano yung tumutubo sa face natin, yung mga scars. Yun, so, yung mga mark na ganun, nakakabawas siya, di ba, minsan ng ano, self-confidence. And that's the reason why I decided to have it remove yung aking mole. So, yung mole ko nga pala, guys, is mole. Ewan ko, basta ganyan. Yung nunal ko nga pala, guys, is simula pa nung bata ako hanggang lumaki ako, kasabay ko na lumalaki yung aking nunal. So, ibig sabihin, pag lumalaki ako, lumalaki din yung mole ko. So, nung maliit ako, parang dot lang siya sa mukha ako. Pero nung habang lumalaki ako, lumalaki din yung mole sa face ko. So, yun. Nung bata ako, meron akong mga experiences na hindi ko talaga gusto pag pinapansin yung nunal ko. Alam niyo yun? Anyways, nung bata ako, guys, ay naging part din siya na kaya lesser yung self-confidence ko. Kaya minsan, natatakot ako mag-join sa mga activities sa school kasi feeling ko may nunal ako, parang ganon. So, habang lumalaki ako, nagdi-desire talaga ako sa sarili ko na parang pagdating ng araw, papatanggal ko tong nunal ko, ganon. So, hanggang dumating yung point na ayun, nagkatrabaho na ako, tapos meron akong nakitang nagtatanggal naman ng nunal. Ayun, so before ko nga pala siya pinatanggal, guys, kailangan mo muna siyang ipa-check sa, as in sa doctor talaga, sa dermatologist or sa derma, kung pwede siyang tanggalin or hindi. Alam niyo naman, pag mga ganung procedure, nabasa ko kasi na yung mole removal is a minor surgery na siya, guys. Pwede na siya ma-consider na minor surgery. So, importante na dapat doctor yung nagpe-perform ng mole removal or dapat merong expertise pagdating sa ganong procedure. So, yung nunal ko, hindi naman siya yung cancerous na tinatawag nila. Meron kasing malignant. Hindi ko alam kung tama yung term na ginagamit ko, guys. Pero meron kasing dalawang uri daw ng mole sa face natin. Pwedeng harmful, tsaka pwedeng hindi naman harmful. So, yung nunal ko naman, guys, nasa, ano naman siya, hindi naman siya harmful. Kasi, pag harmful yung nunal mo, pwedeng may mga signs kang makita, like growing. Ayun, may growth yung nunal ko. Tapos, nag-change yung color. Tapos, yung size niya or yung shape na nag-iiba-iba. Yung akin naman, pure dark talaga siya, guys. Tapos, yung shape niya, the same lang naman. Though lumalaki siya, pero hindi mo naman mapapansin na biglang lumaki. Parang ganun. Parang,
ano pa rin naman siya, pareho pa rin naman yung shape niya. So, hindi naman ako nababother na maging cancerous yung aking nunal. So, yun. So, last year, pinatanggal ko siya sa isang dermatologist, syempre. Ayun, yung ginawa sa akin, merong dalawang procedure na pwedeng gawin sa pagtanggal lang ng mole or nunal. Pwedeng yung laser yung gagamitin, tapos pwedeng pwedeng laser, tapos pwedeng yung kinocauterize, or parang siniscrape siya, guys. Yung cauterize, parang siniscrape siya sa skin mo. I don't know kung ano yung procedure dun sa pag laser, kasi hindi ko siya na-experience. Yung cauterize, yung procedure na ginamit sa akin, kasi mukhang, sabi ng doktor, mukhang nasa upper part lang naman daw ng skin ko, yung bang parang tumuntong lang yung aking mole dito sa aking skin, kaya madali siyang na-scrape, guys. Hindi nahirapan yung doktor, sabi niya mabuti na lang, maganda yung tubo niya, nasa taas lang siya. So yun, ginawa sa akin, screenape siya. Una muna, syempre in-injection na ako ng ano bang tawag doon para mamanhid siya. Ano bang tawag doon? One eternity later. Anesthesia yun. So, in-injectionan muna ako ng anesthesia dito sa part na yan. Tapos, tsaka kinauterize yung mole ko. Ayun. So, ayan, merong scar siya na konti, guys. Pero after nung removal ng aking nunal, merong cream naman na binigay yung doctor. Cream and para basta pinapahid mo siya every day, tapos 3 times a day yata na ipahid mo para hindi siya ma-infect. And then binigyan din niya ako ng gamot na for 7 days. Ano bang tawag yun? Parang antibacterial siya, guys, para hindi ma-infect yung sugat mo. Ayun, so madali naman yung paghilom niya, siguro in a matter of 1 month mukhang okay na yung mole ko. Pero yung syempre yung healing process niya, tapos yung scar, syempre dapat lagi mo siyang dagyan pa rin hanggang naubos ko actually yung cream, scar cream na binigay sa akin. Inubos ko talaga siya para mas clear up naman yung pinagdaanan nung lunal ko. So ayun, guys, ano pong ba nakalimutan ko? Hindi naman siya masakit kasi nga meron namang anesthesia, tapos madahan naman yung paggawa sa akin kasi ng doctor. And then mga less than 5 minutes lang talaga ako, guys, nandun. Tapos yung anesthesia, syempre small dosage lang siguro yung binagay sa akin. After ma-scrape yung mole ko, nararamdaman ko na yung sakit sa area na tinanggalan. Ayun, guys, kanya-kanya naman tayo, di ba? Kanya-kanya tayong preferences kung ano yung gusto natin gawin sa face natin. So, kung sa tingin nyo wala nang problema yung mga nunal nyo or ganun. Pero importante, guys, na ipa-check natin yung moles natin kasi sabi ko nga, pwedeng harmful siya or hindi siya harmful. Pag hindi naman siya harmful, kahit hindi nyo na ipatanggal. Pero ako kasi, preference ko na mapatanggal talaga yung aking moles sa face ko. Ayun, so thank you, guys, for joining me with this story time video, and I hope na mag-subscribe kayo sa channel ko and like this video, and see you on my next one. Bye.